So, pwede magtambay dito. Sarap sa mata. Tapos, parang probinsya lang siya. Murara siya probinsya kay kuan dito na ay mga tanom-tanom, may mga tanim-tanim dyan ng mga gulay. Tapos, dun may... Hello mga silingan! Good morning! Ciao and Taiwan! So, hello! Today, karon, Chintian is Domingo. So, Lipay Tien kung sa Chinese pa. Kasi, nandito ako sa Taiwan. So, maghalo-halo ta. Storya di rin, no? Halo-halo yung sabihin natin. So, yun. Today is Sunday, September 22. Yan, 22. Yan. So, morning po ngayon. Mataas na po yung araw. Pero, mamaya-maya, baka mag-iba na naman ang sunoy ng hangin. Kasi, panibago pa iba-iba ang klima dito ngayon sa Taiwan. So, pasensya na at medyo magulo ang aking face. Magulo ang aking buhok pala. Kasi, malakas ang hangin. Dito ako ngayon sa labas kasi yan, sinisilip ko yung mga pagong. Sinisilip ko yung mga pagong. Nakaupo talaga ako dito. So yung anak ko is tulog pa. Tulog pa si Lolo. Yan, tulog pa si Lolo. Tapos dito muna ako sa labas kasi kami lang naiwan. Kami lang naiwan kasi yung amo ko ay umalis. So, hindi ako maka-day up ngayon. So, yan. Dito muna tayo tatambay. So, kumusta naman ang mga araw niyo, mga ka-friendship, yung mga silingan na to dira. Hello sa tanan nga kauban ako, mga kababayan ako diri sa Taiwan, nga team bahay, hindi nakapag-day off. Hello sa inyo. So, karon wala, maglibot-libot lang ta diri sa among sa location na nandito ako sa akin trabaho. So ngayon katatapos ko lang mag-almusal. Maaga kasi nagising si Lolo. Hindi kasi maaga. Hindi siya nakatulog kagabi. So ang inyong lingkod is malaki na ang aybag kasi puyat na naman. Puyat na naman ako. Hindi siya natulog sa kwarto, natulog siya sa sala. Bali nanood siya ng TV, nayaan ko lang siya. Nanood siya ng TV, tapos doon lang siya sa may sofa, nakahiga. Hanggang so, doon siya nakatulog. Tapos nagising na lang ako ng mga 3. Sinilip ko lang siya. Tapos kinumutan ko lang siya doon kasi malamig talaga kagabi. Tapos, yun, bumalik ako ng tulog. Nagising ako ng 6 imbes na 7 dapat. 7:30 ang gising namin. Pero 6 bumangon ako kasi nilakasanan niya yung TV. At syempre, hindi na ako makatulog. Kaya bumangon ako at prepare ko na yung almusal namin. Sabi niya, tutulog daw ako ulit. Sabi ko, hindi na ako matutulog. Tapos yun, natulog siya. Bumalik siya sa kwarto. Doon siya sa kwarto natulog. Nayaan ko na lang siya. Ngayon is 8 na. 8. Anong oras na ba? Alas 8 na mahigit. So, tulog pa rin siya, hindi ko muna siya ginising. Hinayaan ko na lang siya munang matulog. Tapos tinanong ako ng amo ko kung ano yung almusal namin. Kasi mamamalengke siya. Sabi ko, nagmanto. Tapos hinati namin yung dalawang itlog. Isang itlog pa. Yung itlog na nilaga. Tapos nagkape. So, ganda ng ano ngayon, maaraw tapos mamangin. Hindi ko dala kasi yung monopod ko kasi ano sa kwarto, ayokong magkadkal kasi tulog nga si Lolo. So, yan, ikot-ikot muna tayo guys. Yan, so itutur muna kayo, wag muna sa ang lakas ng hangin, natatakot ako baka mamaya malaglag yung phone ko dito sa malumot-lumot na tubig. So, ayan yung mga pagong.
makikita nyo guys. Parang hindi makikita dito, baka pag lumapit ako magsitalunan yung mga yun. Nandun nakatungtong sila, kita nyo mga ulo, mga ulong mahaba. Sorry guys, magulo yung malikot yung video kasi yung phone ko. Bukod kay Lulo, ayun, may sumisilip na ano. Bukod kay Lolo, ayan, ito rin yung ano, yung isa sa mga trabaho ko, yung pag-aalaga ng pagong, yung pagpakain, pagpapalit ng tubig. Kasi meron din doon, dyan sa bodega na yan, may mga maliliit din na pagong. So, araw-araw, bale, mga alas 3 ng hapon, yan. Pinapalitan ko yan siya ng tubig. Mamaya, sisilipin natin yung mga yun kung kumusta. Kasi pinapakain sila ni Amo bago umalis si Amo kanina. Pinapakain niya. Ayun, may tumutong na isang pago. Yung nakikita nyo guys. So, nakaraang last two weeks, nag-harvest si Amo, Tire. Nag-harvest siya. So, yun dun sa may part na yun. Pakita ko sa inyo guys. So, ang gulo. So, yun. Maraming mga cage. Yung mga nilalagay yung maliliit dito, napagong dito. Nabulol tuloy ako. Dito kami nag-harvest last 2 weeks. Tapos, bale, masama kasi yung panahon nun. Tapos na-harvest lang namin is 70 plus na peraso ng pagong na malalaki kasi iihawin. So, yun, hindi namin natapos to. Inano na lang ni Amo kasi malakas ang ulan. Tapos, yun. Tapos nilalagay namin siya. Nilalagay. Ayan, so dito namin nilalagay yung mga hinarvest namin na mga pagong. Yung iba nakatay na. Ayan, silipin natin. Hello, kumusta ka dyan? Ayos ka lang ba? Ha? Ayos ka lang? So ayan, yung iba nandyan sa kabilang mga cage. So nakaraan mga 3 days na siguro o nagkatay kami ng mga pagong kasi may mga order. So ayun yung mga pagong, yung iba ayun nakasilip. Ayun. So tingnan natin. Try natin lumapit. Iwan ko lang kung magsitalunan na naman yung mga yun. Kasi lakas ng pakiramdam ng mga to eh. Lakas ng pakiramdam. Yung may malaki oh. Iwan ko kung na-harvest na ba dito banda. Ayan. Ayan oh. Ayan. So nakikita niyo guys yung iba nagtatalunan na. Nakatungtong. Tumalo. So, may puno din ng suha dyan. Check natin yung sa bodega. And super busy ang mga tao ngayon. Hello mga silingan. So, namatan si Lolo. Gising na siya. So, it's 9:07 na po ng umaga. So, mapay yung pagmata. Hagising lang niya. So, andito na ako sa loob ng bahay. So, inayos ko muna yung higaan niya kanina. Tapos, yun, nanood ulit siya ng TV. So, hayaan ko lang siya. Kasi wala pa namang oras. Maya-maya tawagin ko siya kasi magkailangan niya mag-exercise. So,
Yan. So, maglilinis muna ako sa task, guys. So, balik tayo mamaya. A few moments later. So, iroroon ko kayo saglit. Dito sa location. Dito tour ko kayo. Ayan. So, dito tayo. What? Ayan, yung damit ni Amo. Nilipad ng hangin kasi sobrang lakas ng hangin. Sampay na naman. Aray ko. Ayan. So, nakikita nyo yung view, guys. Ayan yung view. Ayan, pag umaga. Ayan. Habang nagkakape. Ayan. So, pwede magtambay dito. Sarap sa mata. Tapos, parang probinsya lang siya. Murara siya probinsya kay kuan dito na ay mga tanom-tanom, may mga tanim-tanim dyan na mga gulay. Tapos dun may parang factory siya. Hindi ko alam kung anong klaseng parang dyan siguro nilalagay yung mga gulay. Mga ini-export. Hindi ko lang alam kasi yan, parang may nakita lang ako kasi tumutunog yan lagi. Yan, so parang yun isip ko, factory nga yan siya. Tapos, yan, parang may narinig kayong may train. Yan, malapit din kami sa estasyon ng train. Dun. Sana ba yung kamay ko? Basta dyan part ng, dyan lang yung train. Tapos, yun. Yung mga tanim-tanim. Yan. Sarap magtambay dito. Yan, tambay. Yung location. So, yan, minsan pag nakaka-homesick, kasi tahimik lang pag nasa loob ng bahay. Hindi ka mag-Facebook lang, o di mag-YouTube, yun lang, para at least iwas yung pag-homesick. Yan, so, pag nasa labas, naaliw lang naman kasi may mga alagang mga pagong. Yun yung negosyo ng amo ko. So parang inaalo ko na lang din sarili ko para iwas homesick. Yan. Tapos baba ulit tayo. Yan, kasi magbabalat ako ng suha. So mabalat ako ng suha. Hi guys, so magbabalat tayo ng suha. Medyo malikot talaga yung aking pagpasensya na lang. Pasaway din. Ayun, so kasi parang nagbilihi, gusto ng kumain ng suha. Ano nga yun sa Bisaya, ang tawag sa amin nito is buungon. Kayo guys, comment kayo kung anong tawag sa inyo. Kung sa Tagalog is suha, or sa English is pumelo, at sa Mandarin, kung sa Chinese ang tawag nila is yotsu, kung tama ba yung pagkabigkas ko ng yotsu. Yan. Sa Chinese ng suha, o kung sa Bisaya sa salita namin is buungon. Yan. Kasi galing pala ako na yung mga silingan, gikan ko sa Bohol. Ayan. Taga Bohol po ako. Taga Bohol. So, kaya Bisaya. Taga Bohol. Yan. Yung nakain ko nakaraang is mapait. Iwan ko bakit mapait yung nakain ko. Walang lasa. Bakit ganun yung suha? Galing kasi yung sa likod. Iwan ko kung nakita nyo yung pag-vlog ko yung sa may pagong, hindi ko pala na-mention. Yung may puno ng
puno ng suha dun sa likod. Sa likod ng bodega. Ayan. Ayan. So, season kasi ng mga suha ngayon. Puno ng suha. Kaya marami ang suha ngayon. Marami din nagbibigay. Ayan, pag may dumadala dito kay Lolo, yan, nagbibigay sila ng pasalubong. Minsan suka. Tapos nakaraan nagpay-pay din kasi. Na, may mga katulad yung mga holiday. Eh, hindi ko papakita ko yung mukha, guys. Yan. Katulad ng mga holidays dito sa Taiwan, yan, pumunta kasi yung mga kamag-anak. Tapos nag-aalay sila ng pagkain. Iba-ibang pagkain. Minsan luto, minsan bili, minsan mga pagkain na biskuit, ganyan. Prutas. Yan, inaalay nila yan bago kainin. Kaya kung may binibili sila, kaling palengke, hindi mo nakakainin yan. Iaalay mo na nila ng isa o tatlong araw. Yan. Depende. Bago kainin. Yan. Yan. So, hindi na natin siya isa-isahin. Hatiin na lang natin siya sa gitna. Yan. Para mabilis. O, diba? Mabilis lang. Mabilis lang siyang kainin. Yan. Ganyan yung ginagawa ko pag gustong kumain ng ano. Ito, yung, ito din ang gusto ni amo pag ano ako ng suha. Pag ganito ko pagbalat, ganito ko rin siya. Yun. Kasi mabilis lang siyang kainin. Ayan. So ilalagay na lang natin siya sa plato. May papakain ko si Lolo. Ang gusto niya kumain ng suha. Babalat pa ako ng isa. Ayan, so, ingat-ingat sa paggamit ng kutsilyo. Kutsilyo, Bisaya. Kutsilyo. Purul ata ito. Ayaw tumalab. Ano ba sa Tagalog yung ano? Purul? Habol? Mga term na Bisaya na parang salita din ng Tagalog. Salita din ng Tagalog. Ano ba yun? Nasa dulo ng dila ko yung sasabihin ko. Tagalog na Tagalog na purol. Ha, purol. I-kusabi sa purol or yung hindi siya matulis. Anong tawag doon? Grabe. Hindi na maka-remember. Hindi na maka-remember ng salita ng Tagalog. Ayan guys, so tanggalan ko lang siya konti ng ano sa balat niya para as at least hindi naman siya makapal pag ano. Ayan, so tapos naman lang. Ayan, nagtas sa gitna. Tapos, ayan, sa gitna uli. Ayan, ayan. So, ayan guys. Mabilis lang. So, ayan guys. Kain tayo ng suha or sa Bisaya pa. Buongon. O kung sa Chinese, ang tawag nila is yot. Mabilis lang.
lang. What's up mga silingan? So karon na ana ta diri sa atong kwarto. So diha magtug si Lolo. So naapat siya sa CR kay nanginghi. So dire ko matug kauban ako si Cordapio. So mga silingan, salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog karon. Suportahan niyo also ang akong usa ka channel, ang Genie TV kauban sa akong palangga. So guys, don't forget sa inyong pag-subscribe, pag-like, pag-share o pag-comment sa akong video, and see you next vlog. Bye-bye.